Hello mga ka-viewers! Kamusta po kayo ngayon? Nagbabalik na naman ako para updates kayo sa another vlog. For today's video, yung pinaka-requested po ninyo ay gagawin po natin. Ngayon po ay pupunta ako sa gawaan po ng mga modular cabinet para at least ay mabigyan ko po kayo ng ideas kung paano po ginagawa, paano po mag-order, paano po ang presyuhan, magpa-estimate, ganyan. And ngayon mga ka-viewers ay magdadrive lang po ako at update ko po kayo mamaya pag andun na po tayo sa paggawaan po ng modular cabinet. So, see you later! And now mga ka-viewers, nandito na po tayo sa KM Modular Cabinet at dito po ay magtutur tayo sa kanilang paggawaan at bibigyan ko po kayo ng more ideas regarding po sa mga gusto magpagawa or gumamit ng modular cabinet sa kanilang bahay. Ngayon tara, mag-turn na po tayo dito. So, let's go! Start po tayo sa pagpaplano. Gaya po nakita niyo sa screen ay meron po ditong empty kitchen. Bali yan po yung gagawa nila ng modular cabinet. Once po nagkasundo kayo ni KM ay gagawan po nila yan ng blueprint para at least ay makita niyo po yung possible na kakalabasan. At hindi lang po yan, meron din silang tinatawag na render image para at least mas realistic at mas ma-appreciate niyo po kung gaano po kaganda once na ma-install na po yung mga ipapagawa ninyong modular cabinet. So from blueprint to render image. Diba mga ka-viewers, ang galing ng render image. Ngayon, pakita ko lang po sa inyo yung kitchen. Ayan po yung lalagyan ulit ng modular cabinet. Next po natin yung board po na ginagamit. So, gaya po na pinapakita ko sa inyo, meron po sa natitawag na melamine laminate board. Iba't ibang shade po yan. Meron po mga wood look and plain white, plain black. Ayan. Tapos mga ka-viewers, sa pinaka-bestseller po nila ay ito. Wild Acacia po yung code nito. At ito po daw yung pinakamadalas na ginagamit ng mga nagpapalagay po ng modular cabinet. Next po natin, ito naman po ay mga acrylic finish po na board. Kung mapapansin nyo po ay makintab po itong mga ito. So meron pong black, meron pong light brown. Ayan. And ito po white din, madalas din po itong ginagamit. Lastly, ito naman po yung high gloss nila. So, mas makintab po ito compare po dito sa apat na ito. And kung ang problema nyo po ay maanay sa lugar ninyo, ito po meron pong silang ginagamit na board na ngayon. Ang tawag po dito ay PVC marine board po. No? So, ito po ay anti-anay at waterproof po. Gaya po na nakikita ninyo sa ating video. Dito po sa office ng KM Modular Cabinet ay may sample sila. Gaya po nito nakita nyo ay sir walang handle, bali pinupush lang po yan tapos mag-open na. No? So hindi ko na lang po isasample sa inyo. Pero again, ito po yung bestseller nila, Wild Acacia po yan. And dito naman po mga ka-viewers ay meron po siyang tinatawag niya yung gantong klase po ng handle. Ayan, endless handle po yan. Ito yung madalas natin nakikita, no? Ang ganda, oh. Then ito po ay laminated wood po ito. Yung gray po yung kulay nito, no? Ang ganda, plain gray. And now mga ka-viewers, ay punta po tayo sa paggawaan nila, no? So dito po ina-assemble at ginagawa yung mga modular cabinet. Tapos po, pag po okay na ay, i-deliver po sa bahay ninyo and i-install po doon, no? Para po sa kulay na ginamit dito ay ito po. White matte finish po na modular cabinet. So sa ngayon mga ka-viewers, ayun po yung nakikita ninyo, no? Tapos ito, try po natin itong pull-out drawer. As up close din, oh, diba? Ang galing mga ka-viewers, up close na to, oh. Ayun. Kung napapansin nyo po mga ka-viewers, may mga butas po dito, no? So, pwede po nating ilipat itong mga shelves nila para at least, kung meron po tayong malalaking ilalagay sa loob ng cabinet, yung space po ay magagamit. So, pwede natin pakita yung ano. Pag-adjust lang, sir. For example, ganyan. Oops. Okay, sir. Pasensya, pinagod ko pa si sir. Ayan mga ka-viewers, no? So, tumaas na po siya mga ka-viewers. Kaya, ayan, may napapansin po kayo mga butas dyan. And ngayon mga ka-viewers, syempre, hindi pa natin siya ganun ma-appreciate kasi hindi pa po siya totally tapos. Pero, konti na lang po yung gagawin dito, no? Yung cover po niyan mga ka-viewers ay i-installed po dun sa bahay po ninyo once po nagpagawa kayo ng modular cabinet. Bali mga ka-viewers, ito po yung tatawag nilang machine na panel. So, then dito po sila nagka-cut. Ayan. So, dito po kinakat yung mga board ng modular cabinet. Pakita ko po sa inyo mga ka-viewers kung gano'n po kapulido mag-cut itong panel saw machine. Ayan, gaya po nakita yun sa board. Sobrang linis po ng pagkakakat, diba? Balik po tayo sa board ng mga ka-viewers na ginagamit nila. So ito po, nabibili na po ito ng ganito na. Nakadikit na po yung mga kulay na ganyan. Ngayon, baka may magtanong, Sir Billy, ayan lang ba yung choices namin? Wala ba sila mga red, green, blue? So meron po sila mga ka-viewers. Bali, ito po yan.
Tapos ito po mga ka-viewers ay ididikit po nila yan sa plain plyboard po para po ma-achieve yung kulay po na gusto ninyo. So gaya po niyan, green, red, orange, at kung ano-ano pa, depende po sa gusto po ninyong ipagawa sa kanila. And mga ka-viewers, Sir Billy, grabe naman. Eh, paano kung dinikitan ng ganon? Baka yung gilid naman, iba kulay, kulay kahoy. Pwede rin po nilang dikitan niya ng ganon. Same process lang din po, pag green, green. Depende po sa kulay na pipiliin po ninyo. Bali mga ka-viewers, gaya po neto, ito yung TV console, no, sir? Ayan, mga ka-viewers. Ito po, ay nag-start na sila mag-cut at ito po yan. Tapos parang di po siyang puzzle na i-assemble po siya yan. Hanggat po lumabas po mabuo yung ganito pong design ng TV console. Bali mga ka-viewers, itong continuous handle, hindi lang po pala to handle, branded din po pala itong ginagamit nila. So ang brand po nito ay Happy Lay. Kung familiar po kayo, Italian brand po yon, na meron din mga ina-offer na dish rack sa appliances. Ayan. So ito pong handle, mabigat-bigat po siya. And mga ka-viewers, kung napansin nyo naman po, branded po talaga ginagamit. Even po yung pag-slide po ng drawer, ayan o. Happy Lay din po ang brand niyan, no? So ayan mga ka-viewers, from handle, Happy Lay to pag-slide po ng drawer, Happy Lay din po yan. Bali mga ka-viewers, hindi lang po pala modular cabinet yung mga kasama kung papagawa kayo ng kitchen cabinet niyo. Kahit po pala yung mga accessories gaya po na ito mga ka-viewers. So, ayan, pakita ko sa inyo. Meron siyang spice rack po or condiments racks mga ka-viewers. Kasama na din yan pagka nagpapalagay po ng modular cabinet. Sila na po yung mag-provide niyan. Ayan. So, hindi lang natin ano kasi ginagawa pa to. Ang kagandahan dito ito mga ka-viewers, less hassle na. Kasi Sir Billy, saan ba kayo makakabili ng mga dish rack ganyan? Sila po, pwede na rin po sila mag-provide. Gaya po na itong nakikita ninyo. Ito po ay multi-purpose na dish rack. And even po ito, no? So, halos lahat po ng rack na ginagamit po sa mga kitchen cabinet, meron po sila, no? So, ito lang muna yung isasample natin. Ayan. Pakita ko lang po sa inyo mga ka-viewers yung mga ginawa nilang proyekto para at least ay may ideas po kayo kung gaano po sila kagaling. And mga ka-viewers, nag-offer din po sila ng countertop. Kung plano nyo po, sila na din po yung kuhanin ninyo maglagay ng countertop ninyo. And mga ka-viewers, ito po isa din sa mga naging project nila. Thank you tayo kay Sir Timothy kasi at least may naibigay sila sa ating sample ng video niya. Diba napakapulido po nilang gumawa at napakaganda po talaga. Ito ang ganda po no. Sa mga may plano po magpalagay ng modular cabinet or magpagawa, kontakin nyo na po ang KM Modular Cabinet. And now mga ka-viewers, kasama po natin si Sir Timothy at tatanungin po natin siya kung paano po yung proseso kung kailan niyo po magpalagay ng modular o gumamit po ng mga modular cabinet po, no sir? Sir Timothy, unang tanong po, paano po ba yung proseso sir? Siyempre, baka yung mga viewers natin gusto magpagawa sa inyo, paano po ba ginagawa muna? Unang-una ganito po, depende po sa inquiry po nila, minsan mag-inquire po sila kung kitchen cabinet, mga walk-in closet, ganun po. Ang ginagawa namin dyan, unang-una, pinupuntahan po namin, sinasite visit po namin. Ngayon, kung medyo malayo, kung hindi naman possible na agad mapuntahan, nagpapasend po kami ng picture, at least makuha namin yung dimension. Sa mga kabis, pag malayo po kayo, ay pwede po kayo mag-send ng picture kay Sir sa Facebook page nila, tapos isend nyo na po yung dimension. And kung malapit naman, Sir, kaya isite visit, paano naman po yung proseso ng Sir? Kailangan nyo po bang, kailangan po ba nila magbayad ng charge? Nag-charge po ba kayo sa gano'n? Sa site visit naman, nag-charge kami. Maliit lang, pang transfer lang naman. Yun lang naman yung kina-charge namin. Tapos nalilist naman namin yun dun sa total amount ng contract naman. So, hindi rin naman sa amin mapupunta yun. Okay, so pwedeng i-less yun sir pagka nagsundo kayo sa contract. Tapos sir, tanong ko lang, saan po ba ginagawa yung modular cabinet? Kasi that time nag-house tour ako, yung modular cabinet na ginawa sa bahay niya, kaya nataga sa kuryente daw. Pag ganun, kami po kasi may sariling shop kami. Ginagawa namin lahat yan dito sa shop. Tapos dinideliver na lang po namin sa site para sa installation po. Yun na lang po yung nagagawa namin sa mismong site po ng bahay. Okay sir, bali po sa presyuan po ba sir, sa dimension po ba kayo nagbe-base? Paano po ba yung presyuan? Sa presyuhan po kasi wala po siyang parang basis, pinagbabasehan po namin kasi dyan, depende sa design. Depende sa laki, depende sa size ng kitchen or ng wardrobe or ng cabinet.
Depende po sa accessories na ipapalagay po nila. Iba-iba po, kaya kailangan malaman po namin yung sukat niya tsaka yung mga accessories na gusto nilang ilagay po. Ah, okay. So doon po tayo nagbabase, no? Apo. Pero nagbibigyan po namin sila ng mga rough estimate kung mga magkano. At least may idea po sila kung mga magkano yung kagastusin nila. Sir, syempre yung mga viewers natin gusto ay discount. Nagbibigay naman pa kayo ng discount, sir. Sa discount, wala pong problema sa amin. Madali lang po kami kausapan po kayong mag-alala pagdating sa presyo po. Ayan mga ka-viewers, gaya po na pinakita ko sa video, hindi po siya madaling din gawin. Saka talagang nakita niyo naman po, nag-spend sila para po din sa mga materials na ginagamit. Mga branded pa po yung mga pinakita ko sa inyo. At ang kagandahan po doon talaga ay less hassle kasi even po yung mga accessories, gaya po ng mga dish rack at kung ano man po ay provided na rin po nila. Kaya mapapadali para po sa inyo yung paggawa po ng mga kitchen cabinet ninyo, TV cabinet at wardrobe cabinet. Ayan. Sir, bali, syempre, baka tourist sila, baka ayun lang po ba ino-offer ninyo mga modular cabinet ng kuba? Ayun lang po ba yung kaya ninyong gawin? Or meron pa po kayong pending service na may-provide po sa viewers na? Pagdating sa kitchen po kasi napoprovide po namin yung buong modular cabinet tsaka countertop at yung mga accessories nila. Sa countertop yun po yung nagpo-provide po kami ng granite, ng quartz o kung ano po yung requirements ng mga client. And mga ka-viewers, syempre magtatanong kayo, paano ba sa mga design yan? Kami ba magpo-provide o sila ba may mga i-offer silang design para sa amin? So sir, paano po ba yung gano'n? Yun po, una umumpisahan namin yan sa sukat, tapos tatanungin po namin kayo kung meron kayong mga gustong design, meron na ba kayong design na naka-ready, ganun po. Ngayon, kung wala, kami po ang mag-provide ng mga design po na yun based dun sa mga accessories na mapibili nyo. Kasi yung partition po ng mga accessories, nakadepende po yan sa sukat po nila. Minsan, may design po kayo na gusto pero hindi po pwede kasi hindi siya kasya, ganun po. Okay. Kaya lahat po, namomodify po natin sila sa modular cabinet. Yun po ang kagandahan niya. Na yung mga pwedeng ilagay na lalagay naman po natin. Sir, tanong ka lang, syempre baka po may gustong kumontak, magpagawa. Hanggang saan po ba yung kaya niyong gawan dito sa Philippines, syempre? As of now, hanggang within Luzon muna po kami. Kahit saan naman, kaya naman po namin. Basta kaya puntahan ng gulong, magpupuntahan. Basta Luzon? Opo, pwede naman. Kahit Abra ba sila, Ilocos, ganyan? Opo, kaya naman po. Kahit po taga Abra kayo, Ilocos mga ka-viewers, Batangas, Manila, basta around Luzon po, kaya-kaya daw po kayo servisa ng KM Modular Cabinet. Ayun na mga ka-viewers, bali ayan ang tanong na po natin yung mga pwedeng itanong po kay KM Modular Cabinet. Ngayon po kung may question po kayo, ilagay nyo lang po yan sa comment section. Tatanungin po natin kay Sir Timothy, magme-message siya lang po sa kanya or ipwede nyo po siyang i-message sa kanya Facebook account na KM Modular Cabinet kung may mga inquiries po kayo, no? Tapos ngayon mga ka-viewers, hindi na rin natin papahabain ang ating vlog ngayon ay magpasalamat lang muna ka kay Sir Timothy kasi ayun, ang dami po pong nilapitan na gumagawa ng mga modular cabinet pero si Sir napakadaling kausap at inaprubahan niya po tayo dito at in-invite po sa kanilang pagawaan. Kaya Sir Timothy, thank you po. And ngayon mga ka-viewers, hindi ko na rin po papahabain ang ating vlog. Again, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye! Thank you. Bye-bye.